Magandang araw sa inyo mga kabahay, welcome back po. Naghihintay pa rin po ba kayo ng balita para sa SAP 3rd tranche? Marami kayong nakita na video, no? Mga post tungkol sa listahan ng 3rd tranche, mga payout schedule nito. Panoorin po natin at tapusin ng video para malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng SAP 3rd tranche. Kabahay, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please mag-subscribe ka na sa Kabahay TV and please pakiclick na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga ganitong klaseng videos. Ang source po ng video na ito ay nakapost sa description ng video na ito. I-click nyo lang po yung link kung gusto nyong basahin yung buong article patungkol sa interview na ito. Mga kabahay, ang video po na ito ay para malinawan at para maintindihan ng iba nating kababayan na naghihintay ng SAP 3rd tranche. Marami pong nagkalat ng mga post, video, mga listahan at payout schedule nito sa Facebook, sa YouTube at kung saan-saan pa. Ang ending, marami pong tao ang nalito kung meron pa ba talagang 3rd tranche, may na-approve bang 3rd tranche. Idagdag na rin po natin yung pagka-approve ng bayanihan to ILS 1 Act 2 na pinirmahan ni President Duterte. Pero mga kabahay, hindi naman po sa kinakontra natin yung ayuda o yung tulong ng gobyerno o yung grasya. Hindi po tayo makakapulot ng 5,000 to 8,000 pesos na pera kahit saan. Ito po ay talagang napakalaking tulong sa ating mga Pilipino na natamaan at sa sobrang naapektuhan ng pandemya na dulot ng COVID-19. At ayan po ang totoo. Ang kaso po, iba ang nabanggit sa pinakahuling interview sa spokesperson ng DSWD na si Irene Dumlao. Ang source po ng video na ito ay nakapost sa description ng video na ito. I-click nyo lang po yung link kung gusto nyong basahin yung buong article patungkol sa interview na ito. Ang sabi po ni DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang bayanihan to cash subsidy ay hindi po karugtong ng SAP 2 at hindi rin po ito ang tinatawag natin na SAP 3rd tranche. Ang bayanihan to cash subsidy ng DSWD ay para sa mga low income families na nasa ilalim ng granular lockdowns simula pa noong September 13. Dagdag pa ni DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang target beneficiaries for Bayanihan 2 ay ang mga low-income families na nasa granular lockdowns. Ito yung mga tao na hindi nakatanggap ng SAP 1 and SAP 2 and mga undocumented o hindi nakalista na overseas Filipinos na nagbalik sa bansa na naapektuhan din ng COVID-19 sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dagdag pa ng DSWD spokesperson na si Irene Dumlao, ang tulong o ayuda na nanggagaling sa Bayanihan to Cash Subsidy ay isang beses lang po ipinamimigay sa mga tao. At saka mga kabahay, meron din pong virtual presser na mula sa DSWD na nabanggit po nila na wala pang approve or wala pang kasunod ang SAP 2nd tranche. Ito rin po ang tinig ni DSWD Secretary Rolando Bautista na naglinaw din po na wala pang kasunod ang SAP 2nd tranche. Batay sa Republic Act 11494, ang ahensya ay magpapatupad ng mga programa upang matulungan ang mga low income ng mga pamilya na apektado ng pandemya na muling makabangon at mapagbuti ang kanilang antas ng kagalingan. Kabilang sa mga programa at serbisyo na ipapatid ay ang mga sumusunod: emergency subsidy, assistance to individuals in crisis situation, distribution of food and non-food items, livelihood assistance grant, at supplementary feeding program for daycare children. Sir Crowley, karagdagang katanungan po. Ito po bang ipapatupad na ito ay continuation o korugtong ng SAP na dati na po natin na ipatupad? Ang mga tulong na ipapatupad sa ilalim ng bayanihan to ay hindi po social amelioration program. Hindi ito karugtong ng SAP dahil iba ang mga benepisyaryo at tulong na ipapahatid. Hindi ito karugtong ng SAP dahil iba ang mga benepisyaryo at tulong na ipapahatid.
Ayan mga kabayan, tinig ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Ngayon, hindi naman po nabanggit ni Secretary na wala na talaga o tapos na talaga ang SAP third tranche o hindi na ito mangyayari. Ang nabanggit lang niya sa virtual presser na ito ay hindi kasunod ng second tranche o ng SAP ang mga ayuda na kasalukuyang ipinamamahagi ng DSWD. Pero mga kabahay, ang logic lang po dito kasi ay paano po kayo makakapagbigay ng SAP third tranche kung hindi pa po kayo tapos sa SAP second tranche? Tandaan po natin, marami pa po nating kababayan ang hindi pa nakakakuha ng kanilang mga ayuda. Marami pa pong waitlisted, hindi pa nakakakuha ng first at second tranche. Marami pa rin po nakapending na second tranche at marami pa rin pong mga invalid na reference number at mga kasalukuyan nagkakaroon ng issue sa pagkuha ng kanilang mga ayuda. So sa tingin ko po, para patas sa lahat, kailangan mo na makakuha ng lahat ng SAP second tranche. Mga waitlisted, kailangan mo na sila lahat mabigyan. At saka pwede na natin sigurong pag-usapan yung SAP third tranche. So mga kabahaya, I hope po ay nakatulong sa inyo kahit papano ang video na ito at nalinawan ang inyong mga agam-agam batungkol sa SAP third tranche. Ngayon po, hindi natin kinokontra ang tulong o ayuda na manggagaling sa ating gobyerno kasi po ito ay talagang mahalaga para sa atin. Pero kailangan po natin ng tamang informasyon at tamang updates patungkol po dito. Kung meron po kayong tanong, mag-iwan lang po ng tanong sa comment sections below at sasagutin po natin ito sa abot ng ating makakaya. At saka again po, ang link ng interview na ito ay nandun sa description ng video. Pero mga kabahay, once na magbago ang iip ng hangin at magkaroon at maaprubahan ng SAP third tranche, gagawa po tayo agad ng video tungkol dito at kung paano po ito mangyayari. Sa ngayon po, hintay-hintay lang muna tayo ng good news at sana po dumating. Thank you mga kabahay for watching at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo sa Kabahay TV. Pa-click na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga ganitong klaseng videos. Marami pong salamat at God bless.